Positibo ang pananaw ng ilang eksperto sa politika sa resulta ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia at sa Singapore. Nasusundan pa ng biyahe ng Pangulo sa Estados Unidos. May ulat si Luisa Erispe. Positibo ang pananaw ng isang eksperto sa ibubunga ng mga state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa laging handa public briefing, sinabi ng political analyst at UST professor na si Froilan Kalilong na malaking bagay na ang napili ng Pangulo sa kanyang unang state visit ay ang mga bansa na kasapi ng ASEAN gaya ng Indonesia at Singapore. Paliwanag niya, hindi lang kasi ito basta kalapit na mga bansa ng Pilipinas, kundi maituturing na kapatid na mga bansa, kaya't mahalagang mapanatili ang matibay na relasyon sa mga bansang ito. Naniniwala rin siya na malaki ang magiging ambag ng Indonesia at Singapore para palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas. It's all about investments, ano? Especially in a country like the Philippines, we really need to thrive on inviting and enticing foreign investments. And I think maganda na matuto tayo, no, from Singapore and Indonesia, because they are actually at par, no, yung mga ekonomiya nila, they're performing very well. Especially their economic fundamentals are very sound, I mean, as compared to us, you know, in the Philippines. Makakatulong din anya ang Indonesia sa usapin ng paglaban sa terorismo at transnational crimes sa Pilipinas sa pamamagitan ng military talks, lalo na at masasabing ang Indonesia ang pangunahing nagpakita ng mas mabigat na paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. Gayunman, iginiit ni Kalilong na mahalagang magkaroon agad ng konkretong plano kung paano maisa sa katuparan ng mga kasundo ang naging bunga ng bilateral talks. Pinuri rin ni Kalilong ang hakbang ng Pangulo na gawing prioridad sa kanyang mga state visit ang pakikipagkita sa mga overseas Filipino worker. Nagpapakitaan niya ito ng malaking ambag ng OFW sa ating ekonomiya. Kaugnay naman sa kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nahatulan ng kasong droga sa Indonesia, sinabi ni Kalilong na mas makabubuti kung idadaan na lamang ito sa informal talks at dapat ay ang Department of Foreign Affairs pa rin ang manguna sa issue. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos sa Estados Unidos, naniniwala siya na makakatulong ito sa ekonomiya at maging sa issue ng West Philippine Sea. It's also important that we also maintain good relationships with the United States, being our traditional ally, historical partner from the very beginning. So I think this will also be very beneficial for us. Luisa Erispe para sa Bayan.